Yung susuotin natin ngayon para sa national costume ay Ibong Adar na inspired by Philippines. Madalas nating nakikita kahit sa ang pageant or mapa international local, madalas makikita natin na nagsusuot ito ating mga Pilipino. Pero ito, atong plano na to, may sobrang nakakaiyak na nakakatuwa yung kwento na to ng national costume. Kasi yung gumawa nito, si Lulu Boy ay namayapa na. Ayun, nakakaiyak. So, namimiss siya. Sobrang nakakatuwa na ginawa namin tong gown na to. Preparations, 2 months. Pero sabi ko nga, sabi ko sa kanya, nai-stress ako sa iyo, Lolo Boy, kasi sabi ko, 2 months na kitang nakausap, 1 month na tayo, pero wala pa tayong ginagawa, hindi pa umuusad. Sabi niya, ano ka ba, madali lang yan, ako pa ba? So, sinamahan niya ako, hindi niya sinasabi na may mga nararamdaman na siya. So, ayun, ginawa niya yung gown, natapos niya ng 5 days, ginawa niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, mananalo to at ipapanalo to ni Ashley. At gusto ko na makagawa ng maraming gown na kung saan si Ashley ang gagamit. At gusto ko na makilala sa buong mundo. Ito na yung katuparan mo, Lolo Boy. Lilaban na ni Ashley ngayon ang national costume mo. At maraming salamat na mayapa ka ng masayang masaya ka nung last day na nakausap kita, sabi mo nung Monday. Ayan, ready na, pagandahin mo na lang yan, ikaw nang bahala. Kasi gagawa pa tayo ng maraming gown, uumpisahan na natin. So pag namatay na siya bigla ng Tuesday, pinababalik niya ako ng Thursday kasi mag-uumpisa kami ng gown. Pero yun nga, pagbalik ko, patay na pala siya. So nakakalungkot, pero masaya kami na eto na, Lolo Boy, katuparan ng iyong pangarap, matagal ng iyong pangarap na maipakita sa buong mundo yung gown na national costume na ito sa iyong mga creative design na talagang ating pinagtulungan na talagang ma-achieve yung goal na to. At tinuloy ko, hindi kasi nga nung time na yun sabi ko na i-stress na ako yung Lolo Boy, sa iba na lang ako. Sabi niya, sabi mo, magagalit ka, kaya wag ka akong magpapagawa sa iba. So ayun, nag-decide ako na ituloy ito kahit na na-stress ako, pero dahil sa mahal ko kayo at gusto ko ipagmalaki ito, eto na, mamaya na, rarampa na ni Ashley, iwawagayway niya buong pagmamalaki ang national costume na ito ay gawa ng nag-iisa sa pinakamagaling na gumagawa, tagapagawa ng kasuotan ni Ashley sa bawat rampa from ES Collections under Tito Boy, Lolo Boy. Mahal namin kayo at alam namin na masayang masaya kayo sa kabilang nasa langit yung ngayon, masayang masaya kayo. Ayun. Maraming salamat. Pagbubutihan namin to. At yan, pagagandahin namin pa yung talagang ito, isi-show namin to. Lalaban natin to. Salamat sa mga talagang sumusuporta kay Ashley, sa nagmamahal, sa walang sawang nagdadasal. Yun yung nagpapalakas sa amin. Maraming salamat. At lalo na ngayon na talagang nag-iingay yung Philippines dahil sa mga eksena na kaganapan kay Ashley. Ayun, so nagpapasalamat kami na talagang nandyan si Lord. Si Lord talaga ang the best. Na sa pag nasa puso mo si Lord, nandyan ka. Hindi tayo pababayaan. Basta manalig, mag-pray ka lang, magtiwala ka lang sa kanya. Walang imposible. Yun, huwag niyo pong kalimutan, like, subscribe my YouTube channel at mag-iwan po kayo ng mga komento, mensahe na aming babasahin at subukang sagutin para sa ikakabuti, ikaka-improve ng aming mga ginagawa. Maraming salamat. Are you sure for the best costume? The awardee is number... with a model number 16, Ashley Samantha Isorena from Philippines. Thank you.
Next, we're our model number 16. Ashley Samantha Isolena from Philippines. 接下来是16号 Ashley Samantha, 是来自于菲律宾，今年是11岁的。 Wow, her white dresses. Wow, and with different colors like inside is very surprising. Somehow she is like an angel over here coming to the Horizon Stadium. Best costume, the awardee is number 16.